Ang tagal naman. Kumusta po ang jogging nyo? Okay naman ah. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Ah, ngayon po kasi ang test ko para maging isang pro boxer. Ah, ngayon pala yun ano? Si Mr. Takamura daw po ang sasama sa akin, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Nako, yung taong yun, sobra ko makapaghigpit sa oras. Pero pag siya naman, siguradong hindi mo rin maasahan kapag meron kayong usapan. Sige, huwag kang maglala. Ako na lang magbibigay sa'yo ng pointers para makapasa ka sa test mo. Ha? Ah, sige po! Alam mo, ang pinaka-importante para sa isang boksingero ay ang fighting spirit. Imbis na puro forma, dapat ipakita mo na buong dibdib mo. Teka, okay. Ano bang sinasabi mo? Anong mangyayari kung puro fighting spirit ka lang? Ha? Dapat meron kang basic. Basic jump. Basic defense. At syempre, basic footwork. Tao po, Mr. Kimura. Palibasa no, nung te-test ka, para kang baliw na paikot-ikot. Ikaw, nung mag-test ka, nakakahiya ka. Boxing yun, ginagawa mong mad wrestling. Ikaw nga, kabadong-kabado eh. Nanginginig pa ang buong katawan, di ba? Ikaw mukhang unggoy na lalaking butas ng ilong mo. Tumatawa ka dyan! Pasensya na po. Pero ibig niyo bang sabihin, sabay kayong kumuha ng test noon? Nagkataon lang. Saksamang palad. Talaga? Sabay kayo? Ano bata? Wala na ba ang kabang nararamdaman mo? Opo! Kaya lang! Kapag minalas, malas ka. Maaring mapatapat ko sa isang mahusay na boksingero tulad ko. Yan niya ang napatapat sa akin. 10 segundo lang bumalag ka na. Hindi na niya naipakita ang husay niya sa pagbuboksing. O nga pala. Kababalita ko lang, si Miyata raw nakapasa na sa kanya test. Kapag hindi ka nakapasa, siguradong mapag-iiwanan ka na naman niya. Tama ka. Pero walang problema, Ipo. Ako yata ang pinakamagaling, kaya makakapasa ka. Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Huwag kang maglala, bata. Sinisiguro ko sa iyong pasado ka na sa test na gagawin ko. Opo. Huwag ka lang isang napapalpa. Tumahimik ka dyan! Mukhang malalakas itong mga nakakasabay natin. Magtetest din kaya sila? Basta huwag ka lang kakabahan, bata. At idiretso mo lang ang tingin mo. Opo! Ay, nako. Sino kaya siya? Tinutunga-tunga nga mo dyan, bata. Gusto mong iwan ka dito mag-isa? Huwag naman. Sinasayang mo lang ang oras ko. Makakatingin ka sa akin. Pasensya na kayo. Number 9, 117.9 pounds. Next, number 10. Opo! Kinukuha lang ang timbang. Kaya hindi ako dapat kabahan. Number 11, 140.5 pounds. Next, number 12. Opo! Number 12. Another 24.5 pounds. Bossing, makikiraan lang po. Next, number 13. Nakakatakot naman ang itsura niya. Mukhang napakalakas. Number 13, 125.6 pounds. Halos pareho kami. Itinig sa muna ibibigay sa kanya. Nasisiguro kung kaya-kaya ni Ipo yun. Oh, Takamura. Ikaw pala, Fuji. Ba't nandito ka? Natitignan lang. Alam mo naman, gusto kong subaybayan ang karir ng mga boksingerong ibang dating.
Hanggang ngayon, sinusubaybayan mo pa rin ako? Sige, bibigyan kita ng exclusive one-on-one interview. Isang araw sa buhay ni Mamoru Takamura. Kumakonochi, kamusta naman ang lagay niya? Nanginginig pa rin ang katawan sa kaba. Kung karil niya lang ang susubaybayan mo, magsasayang ka lang ng panahon. Huwag kang mag-alala, Takamura, hindi lang siya. Meron pa akong isang boksingerong gustong subaybayan ng karir. Huh? Si Miyata nakapasa na. Kaya dapat lang nga ako rin. Ay nako, ano ba yan? Ang ingay mo naman! Pasensya na kayo! Heto, gamitin mo to pare. Huh? Maraming salamat! Aray! Nagpapatawa lang yan! Maliw yata yan eh! Dapat dyan sa peryaan pumunta. Maraming salamat sa lapis mo. Ha? Ikaw pala yan. Huwag mong alalahanin yun. Kapag kakalam ko, pareho tayong featherweight, di ba? Alam ba dahil sa'yo nawala yung kaba ko kanina? Basta, sana makapasa tayo dito, no? Oo. Ha? Nakakatakot. Sino siya? Box! Ano ba yung ginagawa mo? Ayusin mo naman yan! Pabira naman. Okay, pabagsahin mo yan! Ayusin mo yan! Yan, maganda yung kilos mo! Walang kwenta. Ang ihina naman nila. Amateur ang mga yan, kaya ganyan ang level nila. Kung sa bagay, pag naalala ko yung kapanahunan ko, ganyan din ako eh. Pero hindi masyado. Higil! Next! Number 5 at number 6! Siya nga pala, Takamura. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa nakikita si Makunouchi? Diba, oo nga no. So kaya nagpunta yung batang yun? Sabi ni Manong, siguradong papasa ako. Kaso sa tuwing may ginagawa ako importante, lagi naman akong pumapalpak! Relax ka lang, Ipo Makunouchi. Amateur lang mga kalaban mo. Ano ginagawa mo dito? Malapit ang laban mo. Opo. Hindi ka na ba kinakabahan? Hindi na masyado. Sadala, Ipo. Po. Magpalamog ka sa kalaban, ha? Ayoko, ha! Kung ganun, dapat panalo ka sa kalaban mo. Opo. Next. Number 11 at number 12. Opo! Opo! Kaliin mo! Okay, opo! Ayaw mo yan! Sasuntok lang yan! Sasuntok! Makinig kayo! Huwag niyo sasagasoy ng laban! Basta ipakita niyo lang sa amin kung anong alam niyo sa boxing! Okay, basta huwag puro right straight. Dapat gamitin din ang kaliwa pang jab. Pabulong-bulong pa tong uhugi na to. Buti na lang siya nakatapat ko. Ano sa palagay mo? Makakatagal kaya yung bata mo? Malalaman mo yun kapag pinanood mo ang laban. Box! Yari ko sa akin. What? Yeah! Kung ikukumpara ko to kay Miyata, parang slow motion lang to. Aba, hindi ba siya yung kaninang ano? Akala ko, patawa lang siya. Medyo mabilis din palang kumilos. Okay yung gano'ng bata mo, ah. Bukas na! Ginamit na niya ang jab para maset up ang right straight.
Mahusay at matindi ang power ng suntok niya. Oh, mahusay na ginawa niya, pero para sa isang amateur lang. Nagulat ako sa ginawa mo. Ang lakas mo pala. Maraming salamat. Ako sa susunod na lalaban. Mag-iingat ka. Next, number 13 at number 14. Makinig kayo! Huwag niyong sasalasoy ang laban! Basta ipakita niyo lang sa amin kung anong alam niyo sa boxing! Siya yung... Box! Wah, kaya niya kaya yan? Isang suntok lang yan, bagsak na yan! Sino kayo mananawal? Okay na. Aba, Mr. Fuji, ito ba yung isa pang sinusubaybayan mo? Malalaman mo mamaya kung siya nga. Good sword of flicker jab. Yan ang pattern niya sa laban. Okay ah. Mabilis na. Kitang-kita mo pang power sa bawat suntok. Igil! Tama na number 13! Ang bell! Patuligid ng bell! Hindi na mature level o isang yan. Oo, oh, tama sinabi mo, Takamura. Talagang mataas ang level niya. Kapag wala kang killer instinct na katulad niya, saka hindi ka pwede maging pro. Pero test lang naman to, hindi ba? Kaya hindi dapat ganun ang ginagawa niya. Siguro hindi ka na sanay makapanood ng ganun, kaya napikong ka. Huh? Alam mo ba, bata ko, anong tawag doon sa ginawa niya? Ang bilis, di ba? Opo. Jab, kaya lang napakabilis ang kamay niya. Flicker jab ang tawag doon sa ginawa niya. Ang sabi mo, flicker jab? Di po, yun ang specialty ni Hearns. Sino Hearns? Si Thomas Hearns ba ang sinasabi niyo? Tumpa! Dahil sa tindi ng power na flicker jab niya, nag-cup yun siya sa limang magkakaibang weight divisions. Ganong katindi si Thomas Hearns. May gusto akong pakilala sa'yo, Makunochi. Ang lalaking ito'y nagmula sa Toho Gym, si Mashiba. Siya naman si Makunochi, nagmula sa Kamugawa Gym. Pareho kayong featherweight. Habang nandito ako! Hindi ka magkakampi sa featherweight class, bata! Lumipat ka na lang! Lumipat? Hindi maaari. Nakipagkasundo na ako sa isang tao nung magkikita kami sa finals ng Eastern Japan Tournament. Pero, hindi ko sinasabing sigurado na ako na aabot ako sa finals. Basta yun ang ambisyon ko na pinagsisiklapan ko matupad. Kaya ito lang ang masasabi ko. Hindi ako pwedeng lumipat ng division. Maganda umaga! Nandito na po ako! Ano ba? Napakaingay naman! Pasensya na po! Mr. Yagi, nandito na po ba? Oo, nandito na. Eto, binabati kita. Wow! Maraming salamat po! Ano, ayos ba ipo? Opo, tuwa po ako! Hindi nga ako nakatulog kagabi, pati po yung homework ko, muntik ko nang hindi matapos dahil sa kakaisip! Kapag palahawak mo na ang license mo, pakiramdam mo, parang to ka ng boksingero. Sa susunod, hindi diba, talaga ako papatalo. Kapag wala niya ito, professional na talaga siya. Lahat, parang kabagsak ang mga kalaban ko. Bata, hindi porke may lisensya ka na, akala mo professional ka na talaga. Hindi ka pa napapalaban, buti pa tumakbo ka na lang sa labas. Nakalabas na po siya, Mr. President.
Ang sabi niya, may gagawin pa daw siyang importante sa kanila. Alis na ako! Baka matagal din tayo hindi nagkita, Ipo. Namiss mo ba ako? Alam mo bang matagal ka na rin namin hinahanap? Hindi ko na sumasama sa amin. Siguro may pinagmamalaki ka na, no? Maaga ka na rin umuwi pagkatapos ng klase. Ang balita ko nga, nagbuboxing ka na rin ngayon. Totoo ba yan o chismis lang? Baka naman meron ka ng masamang pinaplano sa aming tatlo kaya ka nagbuboxing ngayon. Baka gusto mo subukan natin. Hindi! Wala akong binabalak sa inyo! Mahimik ka! Ha? Ano to? Lisensya? Professional boxing license? Kamugawan, Jim. Totoo ba yan? Mukhang hindi. Maliwala yan! Para yan lang! Kahit sino naman pwedeng makakuha niyan! Sigurado ako, inutupan niya yung mga tao sa gym, kaya siya nakakuha ng lisensyang yan! Isaulin niya sa akin yan! Hindi ba yan! Yeah. Kung akala mo maniniwala kami pro-boxer ka, nagkakamali ka dyan. Ba't di natin subukan para maniwala naman kami? Pagkita mo ngayon ang galing mong lampa ko! Sige! Ang lisensya ko! Kung inaakala niyong pinasok ko ang pagiging boksingero para lang makaganti sa inyo, nagkakamali kayo dahil pangarap ko talaga maging professional boxer! Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Pro boxer? Ay, buti na lang. Parati na lang nila akong pinaglalaruan. Makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko si Mr. Takamura. Buti na lang, pinayagan ako ni inay. Pinaginapan ko ang lahat ng yun. At ngayon, isa na akong professional boxer. I'm the king of the world! Alis ako! Okay! Teka! Okay ka. Hindi ka na ngayon tumitingin sa paligid mo. O baka naman gusto mo na ako subukan niya yung bata. Mr. Takamura! Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang kayo napansin! Sige na, sumunto ka na, Ipo. Alam niyo namang wala akong binatmat sa inyo. Hindi ka pa nag-uumpisa, sumusuko ka na. Paano ka ba nanalo niyan? Sige po! Malakas ah. Talaga? Naniwala ka naman! Bago mo ako mapahanga, marami ka pang kakain ng bigas, bata! Di ako kumakain ng bigas! Magandang umaga! Mr. Fuji! Makunuchi, may dala akong videotape. Gusto ko sanang panoorin mo. Videotape? One minute, 33 seconds lang ang inabot ng kalaban ni Miyata sa first round. Yun ang nangyari sa debut fight niya. Napakahusay, di ba? Sa tingin ko, hindi pa uubra si Ipo dyan. Oo, ibang klase talaga si Miyata. Kailangan ko magsikap para hindi ako mapag-iwanan. Sandali lang. Isa pa akong papakita. Sumasimba! Sunod-sunod na flicker jab. Isang iglap lang bagsak na ang kalaban. Iyan ang malupit na Ryo Mashiba nung debut fight niya. Mahanga ako sa mga boksingerong yan. Babalik na po ako sa pag-iensayo. Nakakaigit naman yung dalawang yun kung doon lang ang mga kalaban sa featherweight. Mahina talaga ang loob ng isang yan.
Kumpara sa ibang mga rookie, malayo na talaga narating nila Miyata at Mashiba. Pero matindig sa mundok itong si Makunouchi kahit baguhan lang yan. Ang mahirap lang, parang hindi niya alam yun. Ipo! Ipo! Opo! Ano po yun? Meron akong magandang balita. Magandang balita? Oh, ano raw yun? Bata, may napili na kaming mga kalaban mo para sa debut fight mo. Ha? Ang pangalan niya ay...